Magandang araw po, mga kapinasisip. Muli, maraming salamat po sa pagbabalik sa aking YouTube channel. Ngayon po, panibago tayong pag-uusapan na kapakipakinabang. Pero bago po natin puntahan yan ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko at ikaw ay ngayon lang napadaan, ay wala ka pong ibang gagawin kundi pakisubscribe ang channel ko. Isabay mo na ang bell icon para like ang notify sa mga video ang gagawin ko pa. Pakilike at pakishare din po sa iba. Maraming salamat po at tayo po'y dadako na sa ating mahalagang pag-uusapan ngayon. Ito ay patungkol kay Rudy Baldwin. Bakit ba binabatikos si Rudy Baldwin? Isa ka ba sa mga bumabatikos sa kanya? O hindi na naniniwala sa mga vision at prediction niya kahit na marami na siyang naging hula na nagkatotoo? Sa video kong ito ay ating pag-aaralan kung anong buhay meron ang mga kagaya ni Rudy Baldwin at kagustuhan ba nila o kasalanan ba nila ang nakakita ng negatibong pangyayari o hindi magandang vision prediction para sa hinarap. At ano ang dapat nating maging turing sa mga katulad nila na binayaan ng Diyos upang makita ang mangyayari pa lamang? Nawa po ay tapusin ninyo ang videong ito at nang malaman ninyo ang buhay ng mga kagaya ni Rudy Baldwin at sana ay maging daan ang videong ito upang mabuksan ang kaisipan ng bawat isa sa atin kung paano natin dapat na ituturing ang mga kagaya o katulad ni Rudy Baldwin. Rudy Baldwin, isa nga bang mapalad? Isang sikat na psychic ngayon ang pinag-uusapan at viral na viral sa buong mundo dahil sa angking kakayahan na ma-vision at ma-predict ang mangyayari para sa hinaharap. At halos lahat ng kanyang na-vision at na-predict ay nagkakatotoo gaya ng mga sumusunod. Ilan lamang dyan ang pagkamatay ni Lloyd Cadena, isang vlogger na kanyang nahulaan, o ang aksidente at pagkamatay ni Kobe Bryant at ng kanyang anak, o ang pag-alboroto ng Bulkan Taal na bawang lahat nagkatotoo. Bagamat siya nakakatulong sa marami o natutulungan niya ang maraming mga tao na mabigyan ng babala at mapaalalahanan lalo na ang mga apektadong lugar na nakikita niya sa kanyang vision upang mapigil ang kapahamakan na kanyang mararanasan dahil sa vision at prediction ni Rudy Baldwin. Pero ang tanong, masaya ba siya sa status ng buhay niya lalo pat wala siyang love life o hirap siyang makakuha ng lalaking hindi matatakot dahil sa siya ay may pangitain na tinatawag? E paano naman ang love life ng isang mahuhula? Paano yun? Hindi ka na nag-asawa. Hindi na. Bakit? Mas okay na ako sa ganito. Kasi Miss Corina, minsan, pag may naliligaw sa akin, pag nag-isip ng negative na naririnig ko, nababasa ko, tapos kinukumpa ko siya, hindi siya makaka-ingay, tapos nasabi sa akin, nakakatakot ka naman. Umaalis, iyo, hindi ako pwedeng ano, hindi sa wala, it's a choice lang talaga na okay na ako dito. Talaga. Ano sa palagay mo ang ano sa buhay, ang purpose mo talaga sa buhay? Ito na ito, hindi na talaga yung kanyang sa pag-action, sa pag-tulong sa ibang tao na, halimbawa, mada, hindi ko alam kung bakit ang mga malas ko, mada, hindi ko alam yung business kung bakit bumabagsa, yung mga nag-relating, ito na yung kanya ko ngayon. So ito na yung pinaka-totally final na sagot, naging ulit ako. Tapos din ako, sana ako nakarating, hinahanap ko po. Sinasabi talaga ng Diyos sa akin, wag itong mga hawa ko yun dito. Sa kabila ng kanyang mga vision at prediksyon na kanyang inihahayag, ay dumarami na rin ang kanyang mga basher at maging ang kanyang ibinibigay na tips sa loto na winning combination numbers ay binabatikos rin ng marami na hindi natin alam kung ano ang kanilang dahilan sa pambabatikos o pambabash. Tanong, masaya ba siya sa bagay na ito? Pero hindi niya kayang pigilan ang mga panghusga sa kanya ng ibang mga tao dahil sa kanyang mga kontrobersyal at nakaka-alarmang mga posts sa Facebook. Hindi maiwasang mabash si Rudy.
At sa kabila ng kanyang pagbibigay babala at paalala sa maraming mga tao na nagiging dahilan upang siya ay makatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang buhay o death threat, na isang dahilan para siya ay magpalipat-lipat ng kanyang tirahan, tanong, masaya ba siya sa ganitong sitwasyon? Nakakatanggap din daw siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Kaya ako namin na may maglugar. O ganito, may mangyari sa'yo, di ganitong oras. Ganito ang gagawin siya ng tao to. Iwas daw. Sa Biblia ay marami din ang biniyayaan ng ganitong uri ng kakayahan upang maging isang propeta o propesiya para sa mangyayari pa lamang. At ngayon sa ating panahon ay may mga katulad ni Rudy Baldwin upang maging propesiya ng ating henerasyon, upang maging isang babala at paalala sa bawat isa. Biniyayaan man siya ng Diyos ang gantong uri ng kakayahan na mavision at mapredict ang mangyayari para sa hinaharap at nang matulungan ang marami para mabigyan ng paalala at babala ang bawat isa, kahit na ito ay nagiging dahilan ng kanyang hindi pagkakaroon ng sariling pamilya, pagbabatikos o pambabasyang marami, at ang pinakamatindi ay ang pagkakaroon ng banta sa kanyang buhay. Ngayon, masasabi mo bang mapalad si Rudy Baldwin? Unang tanong. Pangalawang tanong, kapinas-isip, kung sa'yo ibibigay ng Diyos ang gantong uri ng kakayahan, tatanggapin mo ba kahit na alam mo na ganito ang pwedeng mangyari sa'yo? Pangatlo at panghuling tanong, dapat mo ba siyang i-bash o batikusin? O dapat mo siyang unawain at kaawaan? At ang higit sa lahat ay magpasalamat ka sa Diyos dahil may mga katulad niya na ibinigay ang Diyos upang maging tagapagpaalala at tagapagbigay ng babala sa bawat isa. Ano sa palagay mo, kapinas-isip, ang iyong magiging sagot? Iiwanan ko po ang katanungan iyan sa inyo, mga kapinas-isip.